Idol, sunod po natin, magkapatid po ito, si, paano ba ito? Sukdip? Yes. Sukdip Miranda and Sherngit or Sarah Singakosa. Singakosa. Idol. Wag mo nang, wag ka namang ask na i-pronounce yung kanilang last name. Mas maganda sila na mag-pronounce. Okay. Oo, magkapatid sila. Mga madam, magandang hapon. Mga siya na lang ito, kilala ko siya, nakausap ko lang siya the other day. Sige, ma'am, kayo na magkwento. Kayo po ay si Miss, sino po si Sarah? Ako po. Miss Sarah, ikaw na lang magkwento. Ano may paglilingkod namin? Ah, itong kapatid mo, si Sukdip. Sila ay half Indian. Apo. Tama? Apo. Yung father nila is Indian. Apo. Okay. Ano po may paglilingkod namin? Although yung kanilang mother is Filipina. Apo. OFW po kayo? Apo. Sige po, pakikwento si po. Mami ko po kasi, umalis po siya dito ng 2013. Nag-Saudi po siya. Okay. Tapos po, after noon, 2015, uuwi siya. Nawala po siya sa, hindi na po siya kumontak sa amin. After 1 month po, no, kumontak siya, magpapadala na lang. Hindi po namin alam na lumipat siya ng amo na nag-TNT po siya. Okay. Ngayon po, nagkaroon siya ng maliit. Nito na po, nagkaroon na, hindi po kasi niya nasasabi sa amin yung mga bagay-bagay na ganun. Basta lagi lang po siyang pinag-ano niya po ito makapagtapos kasi nga po takot si mami ko nang bumalik sa hirap. Kaya okay. Ayaw niya pong umuwi talaga dito. Ano nangyari po sa kanya doon sa nagkaroon lang po siya ng maliit na sugat kasi nga po may diabetes siya. Namaga po ng namaga. Sabi po ng doktor, kailangan this week matanggal yung daliri niya para hindi na po umakyat yung... May picture nga eh. Pwede ba makita ang picture? Okay. Ano? Ay, ito na si Miss Annabelle. Ito si mother. Nasa telepono, yan po? Apo. Annabelle Singh, tama ang pronunciation? Apo, apo. OFW all the way from there. Ma'am Annabelle, magandang hapon. Magandang hapon din po. Ma'am, andito po yung dalawang anak nyo? Apo. Si Sukdip at saka si Sharnjit. Apo. Okay. Ma'am, ano po may paglilingkod namin sa inyo? Ma'am? Gusto na po niya umuwi, sir. Wala na akong Gustong-gusto na po niya umuwi, sir. Kawawa naman po. Kasi hindi na po niya talaga kaya kumilos mag-isa doon. Grabe, parang butot balat na ito. Opo. Anong nangyari po sa inyo, Ma'am Annabelle? Ba't ganito? Sobrang payat niya na po, Ma'am. Gusto ko na operahan din ako. Nagkakaindal sa sugar. Kasi nga po, binawalan po siya. Kailangan po matutukan yung kanan niya po kasi diabetes po siya. Ito na po. Nasa po kayo ngayon ng Miss Annabelle? Saan kayo banda? Sa Bahay Kalinga, Riyadh po. Okay. Consul General Christopher Aro, Philippine Embassy, Riyadh. Sir Christopher, magandang hapon po. Consul General Christopher. Sir. Yes, magandang hapon po, Mr. Rati. Manipasta po kayo. Opo. Okay naman po. Sir, si Annabelle Singh, nandyan daw sa pangalaga ng inyong center. Tama ho ba? Tama po yan, sir. Nasa amin na po. Oh. Sa Bahay Kalinga. Sa Bahay Kalinga. At ang gusto raw po niya, makauwi na lang dito agad-agad. Sir, pwede ho ba, Consul General? Conjen, pwede ho? Pasensya na po, sir. Medyo choppy ho yung line. Pwede ho pakiulit ho yung sabi niya. Conjen, ang gusto po mangyari nitong mga kamag-anakan ni Miss Annabelle Singh, maging si Annabelle Singh din sa kabilang linya, is makauwi na po siya agad-agad sa Pilipinas at dito na siya magpagamot. Kaysa naman dyan siya nakatenga at lalong pumapayat at lalong lumalala yung kanyang sakit. Sir. Kung walang pamasahe, sir, kung wala kayong pera pa pamasahe, ako na po mamamasahe. Hindi naman po kaganan, sir. Nais din po natin siyang paulian, ano po, kasi nga, so alam naman po natin na medyo may condition po siya. Katatapos lang ng operasyon po niya, no, tinanggal po yung kanyang kanang paa dahil meron na po siyang gangrene. Putol na po yung paa na po, yung paa po. Yung paa po yung paa niya. Okay. So, na-amputate na po yung kanang paa niya, sir? Amputated na po yung kanang paa niya? Po yun. So, amputated na po kasi medyo malala na po yung infection. Naging gangrene na po. Para hindi po pumalam po yung katawan niya yung infection. Alin po yung naging decision po ng ng mga doktor po din sa hospital. So, sir, yung kanilang kahilingan, kagustuhan na makauwi na yung kanilang nanay, maging po yung mismo si Ma'am Annabelle, pwede ho ba gawin natin ASAP, sir?
Ato, actually, bago pa ho natapos yung operasyon, meron na po kaming balak talagang pauwiin siya. Nagkataon lang po, sir, na medyo niya po, medyo kalala po yung sitwasyon niya. Kaya in-admit po siya dun sa ospital para i-assess yung condition niya. Tapos yun nga po, tuloy-tuloy na po, nauwi na po sa amputation. So, naka-recover na, under-recovery naman po siya, dun pinalit na po namin siya sa bahay kanina. So, ang inaantay na lang po namin is yung pondo galing sa Manila para... Ano po iniintay niyo po, Congen? Sir, so, sir, ano po iniintay niyo, sir? Inaantay po namin yung pondo galing sa Manila po. Pondo? Sir, kung pondo iniintay niyo, ako na lang po, sir, ako na lang po magpo-pondo, ako na lang po magpapamasahe, papadala po ako ng pera diyan sa inyo para mapauwi na po ito si Ma'am Annabel, pwede? Wow, napakagalante niyo naman po, Sir Randy. Ano po, okay naman po, no? Hindi lang po kasi dito ang problema niya. Kailangan po natin bayaran yung kanyang hospital bills, pati rin po yung kanyang mga penalties na na-approve. Okay, sir, doon po sa hospital bill, Annabel po ay... Apo, yung hospital bill, gobyerno na natin yon. Yung pamasahe po, ako nang bahala. Bukas na bukas, sir, mag-wire ako dyan ng pera kung magkano po yung pamasahe niya papunta rito. I see. O, sige po. hindi ko lang po alam, sir, kung paano natin gagawin. Ano po ba ang gagawin niyo? Magka-transfer po kayo ng pera sa amin? Ako, sir, bukas na bukas, sir, magpapadala ako ng pera dyan sa embahada. Kung gusto niyo po, sir, susundin ko pa dyan, partida. Hindi po ako nagbibiro, seryoso po talaga ako. Maraming salamat po, Sir Rafi. Siguro po para maging coordinated po yung ating mga aksyon, siguro po mas maganda through yung ano na lang po namin, through the Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Kasi sila po yung magpapadala ng approval sa amin para bayaran. Okay, ganito mangyari yan, sir. Ganito po. Kasama na rin. Opo, sir, ganito yan, sir. Ano? Doon po sa hospital bill niya at kung ano pa yung mga utang sa pagpapagamot niya, meron naman po tayong gobyerno. Alam ko naman po, may pundong gobyerno natin yan. Since nakalabas na po siya ng ospital, opo, tama po yan. Okay, at siya po ay nasa center opo. Na. So, ibig sabihin, pwede na po siya magbiyahe at ang hinihintay niyo lang po yung pondo, nasabi niyo sa akin. Ngayon po yung sa pondo, bukas na bukas po, sir, ipapadala ko dyan sa embahada natin, care of sa'yo, yung amount ng pamasahe niya papunta rito, sir. At hindi ko na si sir, at saka hindi ko na si sir, sandali sir, patapos niyo ako sir. And trust me, hindi ko po sisingilin ng gobyerno doon po sa pamasahe na dadali na ipapadala ko diyan. Ngayon, kung later on yung gobyerno natin nagpadala ng pera para sa kanyang pamasahe, yan po ay ipondo niyo na lang diyan para sa susunod na mga mangangailangan ng tulong ninyo na OFW. Okay, sir? Wow. Maraming salamat po, Sir Rafi, sa inyong napakagandang gesture po sa amin. Konting clarification lang po, Sir Rafi. No? Sige. Baka mami ako eh. At isipin nyo, once napadala na ho yung pera ninyo, pampayad ng ticket ay agad-agad na ho siya makauwi. Hindi po kagad ganun po yun, sir. No? Kasama po kasi din sa request namin approval ng funding po natin is yung yun nga, yung mga pampayad ho ng kanyang immigration penalty. Yun ho actually ang medyo... Magkano po yung immigration penalty, sir? Magkano po yung immigration penalty, sir? Immigration penalty. Teka, sige ko lang po dito sa kanyang... Sige record, po, ha? Sige po. Nakalagay po dito sa kanyang record ang kanyang immigration penalties in US dollars po. Kinumpret na po namin ito ng request po namin. Mga nasa, ano po, nasa 667 US dollars. US dollars, 600. Call. Sige po, papadala ko ng 600 US dollars plus pamasahe niya, sir. 67 po, apa. Okay, sabihin natin $700 US plus pamasahe niya, sir. Bukas na bukas, sir. Okay. Wow, maraming salamat po, Sir Rafi, sa inyong tulong. Sige, sir. Bukas, sir, papadala ko dyan, care of sa inyo, $600 plus yung amount, katumbas ng pamasahe niya papunta rito, sir. So, pag nagawa ko yan bukas, sir, next week nandito na po siya, sir, or this weekend. This weekend. Teka, sandali lang po. Ika-clarify ko lang po muna sa aming case officer na mag-aasikaso ng kanyang kaso kung... Gano'ng katagal yung processing mo kanyang immigration penalty sa akin. Dali na po, Sir. Sige po, sir. Okay na po ito, ma'am. Yung $600 immigration, $600, that's mga 27,000, 20,000. Okay na po yun. Maski 30,000 na lang sabihin natin. Maraming salamat, sir. Plus yung kanyang pamasahe. Okay. So, sige po, Congen, ganito po. Sir. Apo, sir. Apo.
bukas na bukas, sir, ipapadala namin care of sa'yo yung pera po, yung $600 plus yung pamasahe niya po pabalik dito. Okay, sir? And then we will wait for her by next week at the most. Nandito na po siya, sir, siguro. Magtulungan po tayo, Conjen. Ito po. Sige po, sir. Best effort po. Ang sabi po ng aming case officer, once na sa amin na po yung pera, eh, kailangan mo namin tumunta sa Saudi Immigration para i-process yung payment ng penalty. Siguro po, may kailangan pa kong gawin si Ms. Annabelle Hugel para mag-fingerprint sa kanilang system. Ang estimate po ng case officer namin, siguro mga 2 linggo po. 2 linggo? Okay, sige, okay na lang sa inyo. Apo. Sige, 2 weeks. Okay, sige po, walang problema. Sige, sir, bukas na bukas, papadala namin yung pera. Apo. Salamat po, sir, ha? Sige po. Thank you po, sir. Maraming salamat po, sir Rafi. Thank you po. Okay. Tawagin mo nga si Kay. Punta rito si Kay ngayon, ha? Sir, maraming salamat po, sir. Sige, wala nga naman. Kay, sasama mo sila sa office ngayon. Okay, sir. Kay Shane. And then, mag-wire ng pera na $600. And then, kung magkano yung katumbas na pamasahe. Actually, pwede naman tayong bilhin yung ticket dito eh. And then, kung ano yung airline na doon. Okay. O kung mas madali, kung pera na lang siguro papadala doon kay Conjen. Okay. Tapos pag nagpadala doon ng pera, make sure na makakatanggap tayo ng wire pabalik na in fact natanggap nilang pera. And then 2 weeks magbibilang tayo. Opo. Maraming salamat, sir. Opo. Tawagin natin si Ma'am Annabelle para sabihin natin na matutuwain. In 2 weeks, nandito na. Kasi, matagal na siya doon sa ano? Opo. Kasi po, kada chat niya po sa amin, alam niyo po, ay depressed na. Maawa kayo, anak. Parang awa niyo na. Ganun po siya. Iuwi na lang siya. Sabi niya po, sa iba po kasi talaga alaga ano kami kaysa yung binubuhat-buhat lang siya ng iba, paliliguan siya ng iba. Di ba po? Iba talaga yung pagkamag-anak, lalo pat mga anak. Ang mag-aalaga. Ako po, yun po. Ayan na, ayan na. Mama Annabelle. Mama Annabelle. Mama Annabelle. Ma'am? Okay. Sa katapusan ng buwan, nandito na po kayo. Miss Annabelle? Sa katapusan ng buwan, nandito na po kayo. Kasama niyo na po yung mga anak niyo. Sige, sino gusto makipag-usap sa nanay? Mami, uuwi ka na, mami. Saglit na lang, me. Alaga na kita. Napuputol. Sige po. Sige, paano tayo? Okay na po yan. Katapusan ng buwan, nandito na po siya. Okay? Sir, salamat. Kaya sa inyo lang po kami nakarinig ng assurance na uwi mama ko. Salamat lahat po. Nilapitan na namin. Maraming salamat, sir. Eh, ang problema lang pala, pondo. Eh, alam mo naman, may tinatawag sa ating bureaucratic red tape. Kahit na malait na pera, hindi ko rin masisisi po kung tutusin yung pamala natin. Kasi kahit na piso lang yan, ang daming kamay dadaanan yan. Dahil kapag hindi mo yun well accounted for, pwede rin sila kasing makasuhan sa anong tawag yan, COA, Commission on Audit. Naintindihan ko yung dilema nila. Apo. Okay? So salamat kaysa naman mag-antay tayo ng kupong-kupong, eh, abunuhan ko na lang. Salamat, sir. Salamat po. Okay? Sige po, okay na po yan. Salamat.